mga simpleng paraan sa panghuhula. Iniisa-isa sa libro ni Amos Hall at Francis King na The Mystery of Prediction ang ilan sa mga kakaiba at kamangha-manghang paraan ng panghuhula. 1. Mirror guessing. Ang salaming ginagamit sa panghuhula ay karaniwang may magarbo o ornatina frame. Binabad ang salamin sa tubig upang malaman kung ang refleksyon ng panghuhula ay nagpakita ng mabuti o maganda ang kapalaran. 2. Pyromancy. Ito ang pagbabasa ng kapalaran sa pamamagitan ng pagtingin sa forma o dibuhong nabubuo sa apoy. Ang pyromancer ay nagsasaboy ng asin o asukal sa nagbabagang uling. Gayunpaman, masyadong malawak o vanguard ang kahulugan ng mga imaheng maaaring makita sa apoy. Tanging mga bihasang pyromancer lamang ang makakapagsabi ng eksaktong kahulugan ng imaheng makikita sa apoy. 3. Dice throwing. Kailangan lamang gumuhit ng malaking bilog sa isang lamesa, kalugin ang mga dice sa palad, at saka ihagis ang mga ito sa loob ng bilog na ikinuhit sa lamesa. Kung may dice na nalalaglag o tumapon sa labas ng bilog, nangangahulugan ito ng paparating na alitan o hindi pagkakasundo. Kung ang dice naman ay nalaglag sa sahig, isang sakuna ang sasapitin. 4. Sand reading. Ito ay pinapaniwala ang isa sa pinakamatandang pamamaraan ng panghuhula na nagmula pa sa tribo na matatagpuan sa India at North America. Hinahagod ng shaman o babaylan ang buhangin hanggang sa makabuo siya dito ng ilang patterns. Ang mga patterns na ito ang magsasabi kung anong aksyon ang dapat gawin sa sitwasyong isinasangguni sa kanya.